sir, kinakausap ko pa yung driver. Kung hindi nyo po ito patnugot na makikitan kayo, obligado po, wala po kayong mailalabas na lisensya para makikitan to. Within 5 minutes po kakatakin to. Dadalhin po sa tumano yan, sa Marikina. Ano po ang gusto ninyo? Makikitan na lang kayo o mahatak to? Papipiliin ko po kayo. Tawagin ko lang yung boss po. Para ano? Tawagin nyo, pero wag po tayong magtagal kasi binibidyo na po to, ha? 5 minutes na. Purong pagmamahal. What is up guys? Babaw hi purong pagmamahal mga puro. Sama natin TFTTM, Officer Badia, Officer Tites, Officer Malyari. At sama natin NMDA Seated 1. Bugin shoutout kay Boss Dexter Cardenas, ating hepe ng TFTTM at ang ating nabuti mayroon na yung tutok natin mga puro. Pugad Lawin. Kung maalala niyo po, dito yung iglesia na Cristo, dito yung sarap nito yung ano, yung si sir na ayaw magpa-confiscate ng kanyang license. Sinasabi niya na hindi daw pwedeng kunin yung lisensya. Ngayon, pinapaliwanag ko na tayo sa Quezon City, meron tayong ordinansa na SB 1444 kung saan nakasaad na pwede natin kumpisyahin ang lisensya at issue sila ng OBR ticket sa local government yun. Pinipilit nga na sinabi daw ni Colonel Busita na bawal daw. Kaya paliwanag ko sa kanya, iba ang national, iba ang local. Yes. May sinasabi naman itong isa na to, nasabi nila, dahil daw hindi ito national road, pwede daw na walang helmet. Nakalagay po sa national code natin, violation na lang ng no helmet. Once na sumakay ka ng sasakyan, ng motor, dapat naka-helmet ka, malayo malapit pupuntahan mo. Kaya yung sinasabi nito, kapag ka hindi highway, pwede daw hindi naka-helmet, hindi ko alam kung saan yung batas na buha yun. Ha? Sige, tulan mo na ako. Ito, apelito ko. Ayoko na, sir. Okay na, sige. Pero may lisensya po ba sa sir? Meron, ito. Pinukuntis ka, tinitigitan ni Officer Libres. Ito sir, may sinasabi, pagka daw hindi highway, pwede daw hindi nakasuit na helmet. Sabihin niya sa LTO yan, kaya lang yung gawin ko natin yung detail. Sir, mas maganda ay RA na lang yan. RA, yung ticket yan. Nagmura pa sir, gago pa daw. Ano? Wala akong sinama. Nagmura ako tayo. Ngayon ako nagmura. Hindi ako nagmura, ayos ko. Nagmura daw ako, ayos. Tama na yan, boss. Tama na. Sige. May traffic adjudication board sa LTO yan, pwede kayo mag-complain. Sige, kinuha yung detail ko. Natural, may ordinansa po tayo. Batas po yun. Batas po yung kuya, kung marunong ka magbasa, basahin po. Nabasa ko yan, kaya kay Ken Lusita. Sige. Sino nang sabi na ito sir? Wala, ordinansa po yun. Sino nga nang sabi na ito? Si Ken Lusita? Hindi po. Ha? Mga city council po na kayo. City council, bawal kahit kanino. Bawal kumuha. Pinakitaan na kita, kaya mo ko pakinggan. Ba't ko po nga na sa isa? Tinago mo nga. Sino po ba? Si Sir Tulpo. Ba't ko po pinapakitaan kita ng batas. Batas po ito. Batas nga siya sabi mo. Batas nyo po. Ba't hindi nyo tikit? May tikit batas nga po yung pinapakita. Kaya mo naman ako pakinggan. Kaya nga, bakit yung upo ng tikit? Ay, nakalisensya. Kaya nga, sabi nga ni Anay, Sir Tulpo, ganun din eh. Bawal yan, ano? Batas po yan. Kaya nga, dapat tinikita niyo ako, may lisensya. Batas nga po, sinusunod namin. Ordinansa na kayo. Kahit kanino, bawal kumuha lisensya. Ano po, ano sabi mo? Kahit kanino? Oo, galing. Sabi mo, kahit kanino? Kasi sino sinasabi mo? Yan na kaming officer dito na nag-ano sa'yo. Kaya, magpatungko ka ngayon. Nakinawa mo yung lisensya mo dahil wala kang lisensya, wala kang helmet. Nakasinailas ka pa. Sando ka pa. Kaya nga lahat ko, inan niyo sa akin. Oh, kaya lang, patulpo ka kayo. Hintayin kita, ha? Kaya kayo lang, sige. Hintayin kita. Sir. So ngayon mga puro, ito meron tayong mga na-towing, napakarami. Isang L300, isang SUV na pickup, isang L300 sa abila. At sabay-sabay na po itong inakarga. Kaya mga puro, araw natin, Thursday, July 28, 2022. At tuloy-tuloy yung pagbabago, paglilinis sa ayos ng Sud Quezon. Mga puro, kung mapansin nyo, no, nakapara, ano pa siya, no? Yung pag ganun, yung pagkakapart niya. Oh, nakaharang na sa kalsada at mahaba po itong sakay na ito. Yung mga puro, itong area nito, may eskwelahan dyan eh. Nag-clearing na tayo dati dito. Tapos ayun, no parking beside school zone nakalagay. Pero sa pagkakaalam ko,
pagka vicinity ng eskwelahan, hindi talaga pwedeng patingan yung mga ano nila, yung mga paligid, lalo na ngayon na babalik na yung face-to-face classes. Di lang natin alam kung sino OIC ngayon, mga puro ng tropa ng TFTTM. Pero sa MMDJ doon, mga puro ang kasama natin, Officer Martin. Alright, mga puro, again dito sa Quezon City po ay meron tayong pinatutupad na SP1444, yun po yung city ordinance natin. Deputized and allowed ang ating atin yung confiscate license. At ang mangyayari nga po, pag meron po kayong violation dito sa Quezon City, ay bibigyan po kayo ng isuhan kayo ng citation ticket, yun yung OVR ticket, na magiging temporary license po for 5 working days. At ito naman po ay ginagrant in honor within Metro Manila. So pwede yan sa Makati, sa Maynila, dito Quezon City, Pasig. Yan, ikagrant naman po yung temporary license po yan. And then after 5 working days, magkakaroon po yun ng penalty, 5% every day. Tapos ang tubos po niyan, settlement is sa Quezon City Hall, sa mayroong Depos Building OVR office. Alright guys, Apo Street, at meron tayo dito Presidential Complaint Hotline 888. At nire-reklame area with regard sa illegal parking. Wala po ditong one side parking, so lahat po yung both side, huli po natin. So alam niyo na po yan, pag may driver within 5 minutes, titikita na lang po. Pero pag wala po, subject po rin pound towing. Pero ito, pag walang driver, ito towing namin yan. Alright yan, mga puro, meron na nagtatakbo. Kasama natin, mga puro, TFTTM, Officer Baguio. Ang ating team lead for today, kasama rin natin, Officer Malyari. Ito si Bossy, mga puro, din sa Orkin na. Kahit sampa na po. At kasama natin na ng TAC Fed 1, Officer Martin. Sa mga puro, ito yung specific report is in between M. Rojas and Maria Clara along Apo Street. So makikita po natin dito, ito na yung pinakakanto niya. Meron ditong isang close van. May driver, titikita na lang. Ito naman, walang driver. Hintayin natin, bigyan natin 5 minutes. Bawal po mga barangay. Dali ka. Ayun o, may nakasulat po pala. Nakasulat na bawal po marata. Barangay po nyo. Ayun, nabigyan na sila ng warning pala ng barangay dito. Mga puro barangay Lourdes. Tapos dito naman meron. Uy, Officer Bandola, good morning. Bossing. Ngayon nakakuha tayo dito, isang sedan. Ito yung kay Kuya na umahabol kanina. At dito naman isang SUV, Toyota Innova. Morning, Bossing. Officer Estrella, saludo, boss. Mga puro, dito meron ring F300. At as per dun sa mga tao na nandito, di daw nila alam, pero mga wala daw driver. Boss, ano mo ulit? Dito pa yung Ay, mga puro, pag walang driver, matik po ito. Subject po rin pound, subject for towing. Dito naman, mga puro, mukhang pagkaganyan naman, kung may driver, titikita na lang. Pero pag wala po, subject po rin pound pa rin po. Dito, mga puro, nagkatikitan na. Yung kay boss doon, tinitikita na. Dito, inihintay yung driver. Dito naman, tignan natin. Sino ba ang mayari? Wala pa sir, pinakausap ko pa yung driver. Kung hindi nyo po ito patugot na makikitan kayo, obligado po, wala po kayong maglalabas na lisensya para makikitan to. Within 5 minutes po kakatakin to. Dadalhin po sa tumano yan, sa Marikina. Ano po ang gusto niyo? Makikitan na lang kayo o mahatak to? Papipiliin ko po kayo. Tawagin ko lang yung boss ko para ano. Tawagin nyo, pero wag po tayong magtagal kasi binibidyo na po ito, ha? 5 minutes ka. Hindi na kailangan 5 minutes yan kasi driving without license pa.
Hindi ko lang siya. Ayaw lang siya. Sige, hindi na depende dito para ano. Hindi na kailangan si Boss Arresting. Good morning po, Officer Pandy. Mabuhay po kayo, Boss, yung saludo at FTTM. Boss, ano sitwasyon natin dito? Ito, sir, kanina nakaparaputo dyan. Ngayon, itinakbo. Ngayon, tinatanong ko kung may lisensya siya. Wala daw po, at saka umalis. Ngayon, sabi ko, imbis na makiusap kayo, basta lang umalis, pinarting niya dito dahil wala daw po siyang lisensya. O, sabi ko, ipapataw natin to kasi nagdadrive ka, walang lisensya. Ngayon, tinatawag ko, lumabas, at yan, tatawagan daw po yung boss nila. Kung may lisensya po siya, hindi na po tumatutuwin. Itikita na lang ko, ngayon, nakabalandra dito. Kaya sir, sino po ang pwede nating matikitan dito para maipasok nyo mo po yan? Kung wala pong magbo-volunteer dito, automatic po to, kasi lalampas na po tayo sa oras. Hindi nyo na pwede pong bawiin yan pag naikarga na po natin sa kontra. Ayan na po, hindi po tayo nagbibiro. Kung wala pong magbibigay ng may lisensya po dyan, obligado po, hahatakin natin to. Sa 5 minutes lang po tayo, ayan, i-request na po tayo. Kasi nag-ayos lang kami dito, yung dalawa namin pwedeng ilayo. Ano kayo nito, sir? Pinapagawa lang sa amin din. Pinapagawa po sa amin. Ba't niyo po din na-drive? Hindi po kasi, nilabas lang. Nagawa nang nilabas sa sakyan. Pinawagan ko na, hindi mo siya mag-on. Alright, so yan mga puro, binibigan natin ng konsiderasyon yung itong sasakyan na ito dahil pinagawa lang pala. At yun na, as para Officer Panty is bibigyan pa natin siya ng another chance na kung may papatikit, titikita na rin po. So far, so good. Natanggal na natin ang dapat tanggalin. At natikita ang dapat matikitan. FTT, mga puro, Officer Baguio, Officer Magyari, NBB Sarte, Officer Cortez. At kay MMDA Seated 1, Officer Martin, ating team lead. So nagpatikit na lang si Bossing. Kasi nga, mas mapapamahal po sila pagka nataw pa yung kanilang sakyan. Alright. Ang ganda nung ano, nataw yung ano, yung Toyota na van. Alright mga puro, hindi pala nagpatikit yung kanina dito na Starex. Eto siya. Ayun, inautaw na po. Officer Castro, saludo bossing. God bless mga boss. Ayun mga puro, eto Toyota commuter yung van, ganda. Nasaan pa oh. Tapos ito po yung Starex. Currently kinakamahan na ng ano, ng tow bar. Tapos may karga rin dito ng Toyota Innova. Alright. So yan, hindi ko alam kung bakit ano, ayaw yata magparek. Morning Idol Bossing. Meron po tayong nakuha dito. Ayun na yung kanyang impounding notice. Para sa details kung saan kukunin, anong violation sa pupuntahan, at diretso po niya na itumana Marikina. Alright, yan ang mga ganapang pangyari ngayong araw na ito mga puro. Sayang no, binibigyan niya siya ng chance para magpatikit na lang. Kaya lang ayaw ni Bossing patikit. Ayaw niya daw ma-record, magka-record yung ano niya, yung lisensya niya. Sayang, obstruction lang po yun at walang hit sa LTO yun, if ever. Alright. Kaya mga ganda ang pangyari ngayong araw na ito mga puro. FTTM, ito po ano po yan ha, kararating lang yan. At mukhang may pinick up lang. Kaya mga ganda ang pangyari mga puro, FTTM, Sir Dexter Cardenas. Big shoutout sa ating puti Mayor, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Let's go guys, purong pagmamahal.
tuwang natin si Telesin Philippines, mga puro. Dito tayo ngayon sa SM Annex 3rd level. Pasalan nyo sila. Talaga naman pinagkakatiwalaan natin. When it comes to vlogging accessories, sabili tayo ng battery para sa GoPro natin. At Telesin Philippines, thank you so much. Grabe yung quality at the same time, yung value. Abot kaya. So, big shoutout kay Boss Harold. Thank you so much, bossing. God bless po. Punta na kayo dito, guys. 3rd level, SM North EDSA Annex. Nandito lang sila sa gitna. Yes, puro pagmamahal. Grabe, guys. Actually, mas matagal pa tong ano, yung buhay nito kaysa dun sa original battery ko na GoPro. Kaya quality talaga pag Telesin. Ayan, so huwag na kayo magganap ng iba. Meron rin silang ano, Shopee and Lazada store. Telesin PH, Telesin Philippines, guys. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Walang pababaw. So thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung walang pababaw. So thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.